once again. Hello guys, meron tayo dito ng TCL, Smart TV Android, Smart Android TV, okay? So, itong TCL na to is good working naman ito. Okay po yan. So, ang model po ng board ay... Okay. Ang model po ng board ay RT41K, RTK2841, TVD, RT2841 PB772, okay? Kung mapapansin nyo, meron tayong nakakabit dito BGA, then nakakabit yung RX-TX nya dito sa connection nya, okay? Ayan, nakakabit. So, working po yung TV na to. Ayan, working po yan. So, pakita ko lang sa inyo, ayan. So, working po yan. So, ang gagawin natin, ibabackup po natin itong board na to. Ibabackup po natin. So, Realtek board, ibabackup natin gamit ang ating blankong USB. Okay? So, ito, meron tayo dito ang laptop. Yan. So, ang gamitin natin dito ay RT809F. Yan. RT809F. Okay. Buksan lang po natin yung application niya, interface. Yan. So, ayan, RT809F. Then, ang board natin ay Realtek board. RTK2841, Realtek ang CPU nya. Okay, so set lang muna natin parameter setting natin. Save. Then, connect po natin to dito. Okay. Then, bukas tayo ng secure CRT. Okay mga master, kung hindi kabisado to, huwag gagawin at baka matuluyan yung inyong board. Huwag nyong gagalawin, huwag nyong ipoprogram kung wala kayong sapat na pag-aaral at baka ang inyong board ay matuluyan, masira, hindi na magamit. Okay? So una, papasok tayo sa console mode. Ayan. Press and hold escape, then power on. Ayan. So nakapasok po ako sa console mode. Realtek, pakipokus mo. Realtek. So Realtek, ayan. So, kailangan ko ng isang blankong USB. Okay. Ito po ang blankong USB natin. Check to. So, ito, USB. Blanko. Okay. So, blanko yan. Then, tatanggalin ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo matingin. Ayan. Tanggalin ko to. Kakabit ko natin yun. Okay, Realtek board. Itatype ko ang command pero bawal nyo makita kasi sikreto lang to. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, makikita nyo ayan. So, okay, so na-detect na yung ating na-detect po ang ating USB, ayan. Okay, kung makikita nyo. Then, ito. So 47, 50 MB 62 MB. So nirarate na po sa USB ang bin file nya o software nya, ayan. Makikita nyo. Ayan. Okay. So 1%, 2%, 3%, ayan 2%, 180 MB na yung nararide natin, then 2%, okay? Then tuloy-tuloy po sa isa screen natin, please do not turn off the power kasi yung software na ng mainboard na to is mapupunta dito sa
USB natin. Okay? So, ang nararate niya is 300 plus MB na, then 4%. Okay guys, kung mga 90% balikan natin to, then makita natin kung ilang MB na ang na-write niya. Okay? So, balikan natin, post ko muna ang video. Ito guys, 97%, tapos 7,200 MB na ang na-write niya. Patuloy pa rin po sa pag-reburn. Ito po, ayan. Ayan. Binabackup niya po ang software ng Realtek board papunta sa USB. So, tuloy-tuloy tayo, 98%, 98%. 99, 7,000 na yung ano niya. Okay, so 99%, hintayin natin mag 100%. Okay, so ayan, tapos na po. Okay, then namatay na po ito, tanggalin po natin. Ayan, dump plus success. Okay, ito po yung USB ha. Ito po yung USB, lapag ko muna dyan. Type po lang muna dito. Yan, para mag reboot siya. Okay, so okay pa rin yung board natin, Realtek board, TCL board, okay pa rin, okay pa rin yan. Then ito guys, check natin kung ano ang nangyari dito, ano ang laman. Okay, salpak po natin yan. Okay, bubuksan ko. So ito po yung USB 8 gig yung nakopya natin. So, ito po na backup natin, tcl.img 7634944 kilobyte, KB, ayan. So, yan po yung software na na-backup natin sa Realtek. Check natin dito sa hex editor natin. Okay. So, ayan po yung na-backup nating software. Okay, yan po. Ayan. So, i-check natin sa EMC dump natin kung parehas po sila. Buksan natin po yung backup nating EMC dump. Tingnan natin kung parehas po sila. Okay, so EMC dump, check natin kung parehas. So, PCL EMC Auto ISP. Ayan. Check lang natin kung pareha sila, kung same bin file ang na-backup natin. Okay? So, file, new. Okay? So, ayan. EMC dump. Ayan po. Ayan. Same bin file. Ayan. Same bin file. EMC dump. Okay, then backup dump, same lang sila, same. Okay, then check natin sa baba. Okay, so hindi na ako nag JTAG, hindi na ako nag remove ng EMC. Nabackup ko po siya, nabackup natin yung dump nito using USB. Sa pamamagitan ng USB, na-backup na po natin ang kanyang software. Okay? So, pwede din natin itong gawing rename natin. Ayan. Okay, pwede natin gawing bin. Okay. So, ayan siya. Bin file. Bin file na siya. Okay. Okay. Okay, so na-backup na po natin siya. Ayan, TCL bin file. Galing dito sa Good Work na board. Okay, so guys, sana may natutunan kayo sa channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel namin, Sipon Electronics TV. Then click yung bell icon para lagi yung update sa mga bago namin tutorial. Thank you guys.